This video all, mga kapatid, Sir Ed, mga ka-Ed Ella Vlog, sa lahat po ng ating mga manonood, mga viewers, mga ka-vloggers, sa inyo pong lahat, andito pong muli ako upang mag-share ng Bible verse for today na akin pong napili ay mula po sa Aklat na Unang Pedro, Kabanata 3, Talata 8 hanggang 9. At sinasabi po dito, sa wakas, magkakaroon kayo ng pagkakaisa at magtitingin ang kayong mabuti. Magmahalang kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mababang loob. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustayin ang mga umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyong sila'y pagpalain. Yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sinasabi po dito, tayo ay dapat mayroong peace dahil sa paggawa ng matuwid. Dahil tayo nga po hinirang ng Diyos, napagkalooban tayo ng karunungan na makapag-aral at may sa buhay, may sa gawa ang salita ng Diyos. Ando na po yung ating pagtitiis. Meron pong mga tayong kapatid o kapwa natin na nasa paligid na umaalipusta, naninira. Ando po yung sariratag po ng buhay ngayon, lalo na po sa social media. Ano man pong i-post nila, huwag po natin papatulan. Sabi nga po, pag may umaway sa'yo na binato ka ng bato, huwag niyo pong gantihan ng bato. Bagkos, bigyan niyo po ng tinapay. Kaya po ba yun? Siguro po dahil nga po tayo na, nga po ay nasa matuwid na natutuhan na natin may sa buhay, may sa gawa ang salita ng Diyos. Palad po tayo dahil kaya na po natin magtiis dahil nasa Panginoon po tayo. Kung ano man pong gawin sa atin ang kapwa natin na hindi maganda, wag po natin babalikan. Dahil tayong ang Panginoon Diyos lang po ang nakakaalam at ipanalangin po natin sila. Sabi nga po, i-pray over po natin sila. Ipag-pray tayo ang Panginoon Diyos na ang nakakaalam po na lahat upang sina po ang lumawa ng way para po ang tao ay magbago. Kaya sabi po, ang ating pong kapwa ay ating pong mahilin dahil tayo po ay nasa matuwid na kaya na po natin magtiis. At si Lord na po ang bahala ng lahat. Sa Kanya po natin ipagkatiwala ang lahat. Dahil sabi nga po, mas mapalad po tayo nasa Panginoon na kaya na natin pagtiisan ang lahat. Basta po tayo imanalig, manampalataya. At huwag maalis sa atin ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yun lang po. Maraming salamat.